Ayan, good morning mga ka-idols. Ayan, pag-usapan natin ngayon yung nakalipas na laban ni Cuadro Alas Casimiro at Sakay Akaro. Ayan, na masasabing isa talaga sa naging controversial sa labang ito kasi kung mapapansin mo sa mga palitan nila ng suntok, talaga namang grabing tinamo na pinsala ng hapon na si Akaro. Kaya lang ang masakit sa nangyari, no contest ang naging desisyon. Ano nga ba sa tingin mo ang totoong nangyari? Ayan, kung mapapansin mo kung napanood mo yung labang to, ikaw mismo makakapagsabi kung ano ba talaga yung dapat na desisyon. Ayan mga ka-idols, kasi kung napanood mo yung laban na yan, is talaga namang lamang na lamang ang ating kababayan na si Cuadro Alas Casimiro. Kasi nga, kahit nung magkatapusan ng laban, talaga namang makikita mo sa pinsala na natamo itong hapon na si Akaro. Kaya masakit mang isipin, masakit man sa puso nating mga Pinoy na nangyari yung ganong klase ng desisyon, wala naman tayong magawa. Kaya kung di tanggapin, kung makikita mo nga sa pagmumukha ng ating kababayan, talaga namang dismayado siya sa naging desisyon ng mga Prado. Kaya kayo mga ka-idols, ano ba ang sa tingin nyo na nangyari sa labang ito ng ating kababayan na si General Casimiro Cuadro Alas? Kaya wala na tayong magagawa, pero para sa akin, kung talagang malakas siyang hapon, magkaroon ng rematch. Pero kung makita mo yung laban niya, talaga namang hindi naman talagang sulit yung tama niya sa batok para indahin niya ng ganun katindi. Pero kung tumagal pa ang laban nilang dalawa, siguradong may kalalagyan nitong hapon na to, kasi talaga namang sobrang lakas talaga ng ating kababayan na si General Casimiro Cuadro Alas. Kaya kayo mga ka-idols, ano ang masasabi nyo sa labang ito? Ano ang magiging reaction mo sa larong ito? Mapapansin mo dun sa kanyang may bato, talaga namang hindi naman ganun kasulit yung tama. Kaya lang, ganun pa man, ganun yung naging desisyon ng mga Urado. Kaya wala na tayong magawa dyan. Para sa akin, mas maganda kung magkaroon ng rematch ang dalawa. Pero sa tingin ko, hindi nalalaban tong hapon. Kasi nga, grabe talaga yung pinsala na tinamo niya sa ating kababayan. Ngayon, ang aking sabantaha o sa aking palagay, ang gusto mong maging dapat na makalaban niya, si Inoue. Nauya Inoue ang dapat na itapat kay Casimiro. Kasi hindi talaga namang kakayanin itong si Akaho ang kamaon ng ating kababayan. Kasi talaga namang napakatindi ng ginawang pagsasanay nitong si Cuadro Alas. Kaya kayo mga ka-idols, ano ba yung mga nakikita nyo? Pwede nyong i-comment dyan sa ating comment box kung ano yung sa tingin mo na dapat na naging desisyon.